Nasa Amazon na tayo. Ang Amazon River yung setup dito. Nasa Agusan lang to. Hello mga kawitik, welcome back sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Santiago, isa sa lugar sakop pa rin ng Caraga sa may Agusan. May pupuntahan kaming hot and cold spring. Ang tawag niya is Mapaso. From the name itself, Mapaso, siguradong mainit yan. Itong river na to, ito yung Kalinawan River. Sa baba niyan, merong Asiga River dyan sa baba. Pero magkadugtong pa rin yan. Pupunta kami dun sa kabila. So yan lang yung paraan para makapunta kami dun sa kabila. Walang iba, gusto mo lumangoy, pwede rin. Tapos si Kuya bumalik. Makikita mo talaga na sobrang lakas ng current kasi si Kuya para hirap na hirap. Ayan mga kawitik. So, nakikita nyo may construction sa taas. Sabi nila kasada daw yan. Papunta doon sa Mapaso. Maganda sana kung matapos yan. Nakikita yung bridge doon may bago. Dating daan na nila yung bridge na yun kasi nasira na. May paakyat konti. Yung mga bawal dito. Ayan. Basura mo, hipos mo. O, diba? Dapat maging responsable tayo sa ating basura kahit saan tayo magpunta. Kunti na lang talaga. Bago ka makapasok dito guys, meron pa dito autograph. Pipirma ka muna dito. Ang entrance nila dito, 5 lang. 5 pesos. Ang entrance nila 5 pesos, ito si Tatay, nagbantay. Tapos gusto mo kumuha ng cottage. Cottage nila is 100 pesos. Affordable. Kailangan mo lang talaga maglakad tapos tumawid ng isang ilog. Maglakad, at hindi ka naman pwede lumangoy doon. O, pwede siguro. Pero pag bungad mo na, nasa ibang mundo ka na. Mga kawitik, ito na. Papakita na natin yung pinagmamalaki nilang Mapaso Hot and Cold Spring. Init nga naman. Mga kawitik, di mo talaga ma-appreciate yung isang lugar kung di mo puntahan. So ngayon, na-appreciate ko na kung gaano kaganda yung kalikasan. Sa Mindanao, marami kang mapuntahan. Isa na ito sa Santiago. Itong Mapaso Hot and Cold Spring. Puntahan siya mga tao kasi nga nakaka-relax daw talaga yung tubig. Dahil sa mainit nga siya, gusto mo rin na malamig. Meron din silang part na malamig. Kung saan yung bata doon, oh. Yung bata naliligo. So mga kawitik, habang nag-uusap-usap kami dito, nagtatalong-talong kami sa mga tao dito. May mainit ditong tubig na samantalang bundok na siya. Dalawa lang daw yung pinakarason. Ang unang sabi nila na dahilan. Valid na dahilan bakit may mainit dito samantalang ang tubig na umaagos dito ay sobrang lamig. Yung pala dahil may volcano nga itong bundok na to. Nasabi ng mga tao dito may volcano. Ang pangalawa namang rason kung bakit may mainit dito, may possibility na may possibility daw na may nagdadala ng thermos doon sa taas. Nagdala ng mainit na tubig at ibinuhos. Binubuhos dito sa bundok. Parang natatawa ako doon sa thermos. Eh, isa pa, picture.
Siapa? Taas mo ng kamot. Oh, video man din eh. Sorry, video man din eh. Ito yung mga kawitik. Ito yung sauna. Sauna sa kagubatan. Tagal ka dito, makita ka lang hanggang sabi nga nila, mga isang oras daw yung itlog loto dito. Ito na, ibabad yung kalbo ko dito. Baka maluto pa. Tagamasan pa. Parang maluto yung ulo ko nito sa sobrang init. Parang itlog ba? Pag ibabad ko to na mga isang oras, pag ahon ko, siguradong luto yung ulo ko. Pag naramdam ko, pwede nang balatan yung ulo ko. Parang itlog. Kawitik, so, pauwi na kami. Magandang experience din. Hihintay kami ng biyahe. Yan si Kuya. Dapat ang laman lang nito is apatan lang. Apat na tao lang. Kasi baka lulubog tayo. Nabilis lang papunta sa kabila. Walang tatlong minuto or dalawang minuto lang siguro. Yan sila. Sa may gilid. Basta-basta pag ikaw yung operator ng bangka, kasi kailangan may technique ka rin eh. Tulad ni Kuya, pinaikot niya muna yung pinakauna ng bangka, unahan. Tapos dito sa kumukuha ng buhelo sa may gilid ng itong tanim na to, itong water lilies na to. Kaya sobrang lakas ng current. Kung makikita niyo yung tubig, ayan o. Kaya kailangan niya munang pumunta doon opposite sa daloy ng tubig bago siya papunta doon sa may kabilang side na. Si Kuya pa rin yung naghatid sa amin kanina. Ayan. Short ano lang to eh, short ride. Short ride ng bangka. Para makatawid lang. Grabe, ang lakas ng current ng tubig. Kaya di pwedeng dumiretso ka lang ng ganun. Dapat i-point ka muna dun sa kung saan ang galing yung current ng tubig. So, ayun lang. Mga isang minuto o dalawang minuto lang. Okay. Salamat Kuya. Hey, mga kawitik, sa mga bago lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Isama mo na rin pag-pindot ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago ko pang video. Salamat sa patuloy na suporta. Shout out sa pamilya ko dyan sa Leyte. Lahat ng mga kamag-anak ko sa Leyte, shout out sa inyong lahat.